Muli ay isang tagumpay na umaga sa ating lahat, mga kapatid. Sa umaga ito, tayo pagsimula muli ng ating gawain ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu ng ating katotohanan. Marami po ang bakante. Siguro yung iba natin, mga kapatid, nasa lansanan pa, no? Patungo sa dami ito. Sana'y makasama natin sila sa pagtitipo natin ito upang mapakinggan din nila yung mga yung pagsangalin na talakayin ko sa buwan. Eh, noong nakalaan po ay nasa pagsa tayo kung saan yung pagiging isang alagad. No? Iniaral natin yung unang-unang tinalakay natin, pagiging isang alagad. At yung inagmula sa teksto ng Matthew 28:18 hanggang 20. Ipinakita natin doon kung ano yung kahulugan ng pagiging isang alagad at yung tinalangay natin doon nakaraang pahon ng pagiging alagad o pagiging isang alagad 2. Tinalangay naman natin dito yung hindi nais ng Panginoon Diyos na magkaroon ng mababaw na pananampalataya ang sino mang tao. No? Noong nakaraan naman po, tinalangay natin yung pagiging isang alagad 3 na kung saan ipinakita sa atin ang ating Panginoong Jesus na anuman ang balakid sa isang tao upang mapangaralan natin siya ng salita ng Diyos, ito ay mayroong posibilidad para maalis. Pinakita sa atin ang ating Panginoong Jesus Kristo mula sa pangkaraniwang tubig hanggang patungo sa tubig na buhay. Mula sa ababaw na usapan hanggang sa malalim na usapan. No? So natutok po tayo roon at tinalakay natin yon. Pagiging isang alagad 3, pag-alis itong mga hadlang sa pagitan ng iyong pangangaralan na tao. Sa pagkakataon po na ito, ay naroon pa rin tayo sa pagiging isang alagad at ito ay 4. Ano po? Ito ay importante. No? Kaya tinatalakay natin itong bagay na ito. Dahil, kung papansinin po natin yung bili ng ating Panginoong Hesus Kristo, kung sino man nagnanais na maging tagasunod niya, at itong tao na ito na nagnanais sumunod sa ating Panginoong Hesus Kristo ay nagkakaroon ng limitasyon yung kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa, hindi siya tunay na tagasunod o alagad ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, naipakita sa atin yung nakaraan, no? Na mga tinalakay natin yung napakalaman ng paksa. At sa pagkakataon na ito, nais kong muling dugtungan pagiging isang alagad 4 at mag-uumpisa ang ating paksa sa teksto na John, sa John chapter 13 verse 34. Kung sasamahan po ninyo akong buksan, sa John chapter 13 verse 34, ay mapapansin natin na ang mismo sa salita rito ay ang ating Panginoong Kristo. Kasi bakit natin tinatalakay itong bagay po na ito at bakit natin tatalakayin ito? Marami sa atin ang nasa sitwasyon kung saan ay kailangan nating palagi na makipag-ugnayan sa mga taong unlovable. Yung, meron po, alam niyo po ba yung mga taong unlovable? Yung hindi kaibig-ibig. No? Meron, maraming mga tao hindi kaibig-ibig. No? Meron mga tao na nagsasabi sa itura pa lang ng mukha nito, hindi ako tiwala eh. No? Meron mga tao gano'n. So, makikita natin na marami sa atin po, ang nasa sitwasyon, yung sitwasyon ni Jason, hindi ko alam. Basta ang alam ko, sumasamba siya, every Sunday. Yung sitwasyon ni Brother Moon, hindi ko alam. Hindi rin niya alam yung maaaring sitwasyon ko, yung sitwasyon ni Kuya. Yung sitwasyon ng bawat isa sa atin ay maaaring hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ni Goods. No? Kung ano yung pinagdadaanan ni Tyson, hindi natin alam eh. So, ang pinupunta natin dito, marami sa atin ang nasa sitwasyon kung saan ay kailangan nating palagi, regular, na makipag-ugnayan sa mga taong unlovable o di kaibig-ibig. Maaaring sila'y nasa ating pamilya. Ewan ko ba, bakit yan? Ito yung makikita ko yung tiyuhi ko na yan. Kumukulo ang dugo ko. Kasi bakit? Sa tingin natin, itong tao na ito, hindi kaibig-ibig. So, merong mga tao na hindi kaibig-ibig, maaaring sila ay nasa pamilya natin. Angkan o lahi. No? Maaaring kagrupo natin. Hindi naman halos lahat na kagrupo natin kung misan, meron po. Kagrupo natin. No? Maaaring ito ay nasa iglesia. O nasa loob mismo ng iglesia.
O maaaring ito ay katrabaho natin. O iba pa. So merong mga tao na hindi unlovable o hindi kaibig-ibig na napipilitan tayong pakisamahan. No? Sa madaling sabi, kung tutusin, nakakainis sila. Nakakainis sila. No? Mapamintas. At ano, pinahihirap nila ang buhay para sa atin. Lalo na yung mga nasa kumpanya. Oh, hindi naman, pwede naman hindi gawin itong departamento na ito. O di ba, pwede naman hindi galawin yung bagay niya. Saka gusto ang pahirapan ka ng supervisor mo, gawin mo yan, likwitin mo yan. Tuwing makikita mo yung supervisor mo, umiiwas ka kasi bakit? Tingin mo sa kanya, hindi ka ibig-ibig. Oh? So, papansinin natin, no? Pinahihirap nila ang buhay para sa atin. Ngayon, ang tanong ko doon ay ganito. Bilang tayo mga tao na sumasamba sa Diyos, at bilang tayo ay nasa loob ng iglesia, paano tayo makikibagay sa kanila? Galit sila, galit tayo. Masungit sila, masungit tayo. No? Masama ugali nila, masama rin ang ugali natin. So nakikita natin dito, sa turo ng mundo, kung ano ang gawin sa iyo ng kapwa mo, hindi lang dapat mong gawin sa kanya. So ito ay baliktad sa itinuturo ng banal na kasulatan. Nung sabihin ang ating Panginoong Jesucristo, kapag binato ka ng bato, batuhin mo na. Tinapay. Pero ang sabi ng mundo, pag sinampal ka, suntokin mo. No? So iba yung turo na ano po, ng mundo. Doon sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. So para magpatuloy ang ating buhay, nakikibagay tayo at nakikisabay tayo kahit doon sa mga tao hindi kaibig-ibig na pinapahirap nila ang buhay para sa atin. Ang tanong, paano tayo makikibagay sa kanila? Ano ang saloobin natin tungo sa kanila? Dalawang tanong. Paano nga ba? No? Dapat natin masolusyonan o maresolba ang mga mahihirap na tanong na ito kung nais natin maging mga tunay na alagad ng ating Panginoong Jesucristo. So, titingnan natin dito sa John chapter 13, verse 34. Ang sayo po dito ay ganito. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y mga ibigan sa isa't isa. John 13 po. Kapitulo 13, versikulo 34 hanggang 35.